Tumayo po tayo at ating dasalin ng Angelus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binatin ang anghel ng Diyos si Santa Maria at naglihi siya lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Ganapin sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao at nagipamayam sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Hesukristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Hesukristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagpakamatay sa krus. Ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at pagpakailanman. Amen. Panalangin kay Jesus ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kami nagtitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis humimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan. Kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Butihing Diyos, Anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at nang ikasayamong dinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa. Kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin magpakailanman. Amen. Thank you.
kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaniniw ang trumpeta sa ating pagkabaga. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan. At ang kaaya-ayang lira, ipaniniw ang trumpeta. Tayo po ay nagtitipon sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo't dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, at tuparin ang iyong mga pangako sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama. Siya'y ganap ng naparang. Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat tinubaran sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, bayang sinungaling at mga ngamkam, walang katapat sa sama. Lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, humahaginit ang mga karuahe, sumusugod ang mga mangangabayo, kumikinang ang kanilang mga tabak, kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay, naghambalang ang mga bangkay, nagtitisod ng daraan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran. Tatabunan, lalayuan ka ng lahat na nakakita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Ninive, sino ang tatangi sa kanya? At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya?
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng puon ang kanyang bayan, siya'y mahahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin, wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay. Napapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ihahasa ko itong aking tabak at ang katarungay aking igagawad. Ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway at sisingilin ko ang sa akin nasusuklam. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol ng kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin." Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ay kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo at muli isang magandang tanghali, mga kapatid ko kay Kristo. Alam ko po, marami tayo ngayon. Ito ay dahil sa First Friday ngayon. At napakaganda kahit papaano, nandiyan pa rin, lockdown pa rin tayo, pero nakatungtong pa rin tayo. Sa buwan ng Agosto, isa rin itong pasasalamat natin sa Panginoon dahil hindi niya tayo pinababayaan. Ang importante, nalaman natin, pag-ialay natin ang buhay natin sa Panginoon, mas lalo tayong nabubuhay. Napakaganda, di ba? Napakagandang tingnan natin. Kung inaalay natin ang buhay natin sa Panginoon, mas lalo tayong nabubuhay. Anong mayroon nito? Alam niyo po ang kasagutan nito kung bakit binigyan ko emphasis na the more we give our life to the Lord, the more tayo mabubuhay. Napakaganda po na balikan natin ng ating mabuting balita, lalo na po sa ating salmong tugunan. Ano ang ating salmong tugunan? Nandito, nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan.
Ito ang ating pananampalataya bilang isang Katoliko. Nasa pasya ng Panginoon. Siya ang may alam ng buhay at kamatayan natin. Iyan ang buhay Katoliko na naniniwala tayo. Hindi tayo nakakagalaw sa mundong ito kung hindi dahil sa Kanya. Hindi tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng buhay kung hindi dahil sa Kanya. Hindi tayo nabuhay hanggang ngayon na kahit naka-lockdown tayo ang ilang buwan na nang dahil sa Kanya. Yung success natin sa buhay, yung pamilyang mayroon tayo, yung buhay na mayroon tayo, yung properties na mayroon tayo, lahat yan bilang isang Katoliko naniniwala na hindi tayo ang nagmamay-ari nito, kundi ang Diyos dahil Siya ang may pasya sa lahat. Itong mayroon tayo, simbolo ito ng pagtitiwala ng Diyos sa atin. Mga biyaya yan dahil sa mga sakripisyo na binibigay natin sa Kanya. Yan po ang kahulugan ng pagiging Katoliko. Wala tayong buhay sa totoo lang. Hindi tayo nabubuhay. Ito lahat ay galing sa Kanya. Kaya ngayon, ano ang response natin? Anong dapat natin gawin dahil alam natin nasa Kanya lahat ang pasya? Last May, sabi ko, yung self-surrendering. Yan ang napakaganda na salita na ilagay natin sa puso natin. Surrender natin ang sarili natin sa Panginoon. Siya naman lang ang nagpapasya. Gawin na lang natin. Kasi kung marunong tayo mag-surrender sa sarili natin, yung mga sakripisyo natin, alam natin, sa mga sakripisyo natin, ito yung response natin para sa Panginoon. Pinapakita natin sa Panginoon na lahat ng mga sakripisyo natin para makuha ang layaw natin ng kagustuhan, ito ay nang dahil sa Kanya. Dahil gusto natin tularan at sumunod kay Kristo Jesus. Nang sa gayon, hindi lang tayong maligtas, kundi makuha ang pangarap natin. Kaya sa mga pag-self-surrender, kasama po yan ang sakripisyo. Kasama po yan ang pagkuha ng sarili at ibigay ang sarili sa Panginoon. Sa ating mabuting balita ngayon, Siya mismo nagsabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol ng kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Self-surrender. Kaya ngayon, sa ating First Friday at sa pagbukas natin ng buwan ng Agosto, ituloy natin po ang pag-aalay ng sarili. Limutin natin ang ating sarili. Anong ibig sabihin nito na limutin natin ang sarili? Hindi na pababayaan natin ang sarili, kundi sundin natin ang ikagaganda, ang turo ng Panginoon. Dahil ang turo niya, kung sumunod tayo sa Kanya, mas lalo tayo nagiging panatag dahil may oras yung sarili natin, yung mga decision makings natin. May oras ang takbo pang makabundo. Isa sa mga mag-focus ating sarili, ang sarap matulog. Ay nako, ayaw natin magtrabaho. Yan yung human flesh natin, yung kahinaan natin, yung sarili, yung tunay na sarili natin. Ang sarap matulog lang, ayaw magtrabaho, ang sarap na pakainin ka lang, ang sarap na binibigyan ka lang. Yan po ang kahinaan natin. Ang sarap uminom, magbarkada, ang sarap tumitig lang, ang sarap mag-Facebook lang. Yan katawang lupa natin. Pero sabi ng Panginoon, sa araw na ito, limutin natin ang sariling yan. Sumunod ka sa akin. Dahil yan ang purpose ng buhay natin. Kaya ngayon, sa pag-self-surrender, ito ay isang pagsasakripisyo.
Gusto ng Panginoon maging ganyan tayo. Dahil gusto niya mapunta tayo ng langit. Sa pagtapos, sabi ng ating mabuting balita, kung hindi ka sumunod sa Kanya, mas lalong mapapaimpyerno ka. Mas lalong maghihirap ka. Kaya ngayon, bilang isang Katoliko, ituloy ang laban natin. Harapin ang Panginoon. Itakwil ang kasalanan. Isurrender ang sarili. Nang sa gayoy, papasyahan tayo ng Panginoon kung mabubuhay tayo. At dahil gusto natin yan, alam ko, ibibigay sa atin ang langit. Ang walang katapusang buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo po tayo. Sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapasa natin ang ating krus sa araw-araw sa pagsunod ng yapak ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Sa bawat panalangin ating tugon, makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasarili sa sakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang lahat ng tumanggap ng bigat ng tungkuling publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo, at malinis sa pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga biktima ng operasyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga nagdurusa at namatay para sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Sa banal na misang ito, isali din po natin yung mga taong gustong humingi ng basbas, biyaya at gabay sa Panginoon, lalo na ang Talampas family, Susano family, Tan family, Perez family. Isali din po natin ang mga tao, individual na tao na hangarin nilang mabuhay na mapayapa, lalo na sila, ang Ilardo family, si Erma Ilardo, Dolor Arevalo, Isles family, Gimbauyan family, Diterala family. At higit sa lahat, ang mga taong humihingi ng tulong, lalo ng mga may sakit, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ang buong may kapal
ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa. Gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ang kalugdan, at kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Hangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapatin kaming lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, si San Jose na kanyang espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po tayo at sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kaming iadya sa lahat ng masama. Pagkaluba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso, niyayakap kita na para pagang naririto ka na. At niaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Idasal po natin ang Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Kabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin na pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen.
Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. At ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, apagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo ang inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ingat po kayo parati. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyaya'y ibahaging lubos, suyurin ang parang at mundo, isigaw pag-ibig niyang taos, isigaw pag-ibig niyang taos.